Apektado na ang turismo sa Pangasinan kasunod ng paglabas ng balita tungkol sa sakit ng dalawang residente sa probinsya. May mga nagkansela na nga raw ng hotel bookings sa Alamino City. Kaya naman nagkasana ang pamahalaang panlalawigan ng kampanya para ipaalam sa publiko na walang dapat ikabahala. Pakibalita tayo kay Mike Sabado ng GMA Dagupan. Dismayado ang lokal na pamahalaan ng Santa Barbara, Pangasinan sa lumabas na balitang kumakalat umano at misteryoso umano ang sakit ng isa nilang residente. Tulad ng sinabi ng health office, hindi raw totoong kumakalat at lalong hindi misteryoso ang sakit ng pasyente. Parang ginagawang yan, bagong kaso na parang mysterious disease, parang ganun ang balitang narinig namin na it should not be the case. Dagdag pa ng lokal na pamahalaan, matagal na nilang tinutulungan ang dalagang na-diagnose na may leprosy. Yung support talagang nung na-refer sa amin, talagang sinuplayan namin yan ng gamot. And then after nung binigyan namin sila ng gamot, nakakahingi din sila ng financial assistance sa DSWD namin. Nakakuha pa sila ng referral, family case history doon sa DSWD namin. Ayon sa mga kapitbahay ng dalaga, hindi naman sila natakot na mahawaan dahil noon pa man daw, alam na nilang hindi nakakahawa ang sakit nito sa balat. Tumulong pa nga ang ilang residente sa pagdala sa pasyente sa Pangasinan Provincial Hospital. Sabi naman ng mga doktor daw doon, hindi naman siya nakakahawa. So wala namang ano na reaksyon. Nga lang, nakakaawa lang yung bata talaga. Tulungan na lang kami para sama-sama, tumulong sa akin para gumalingin na yung anak ko. Pagdasal na lang nila yung anak ko. Masama rin ang loob ng rural health officer sa bayan ng Villasis dahil sa lumabas na balita tungkol naman sa isa nilang residente na may sakit din sa balat. Hindi raw misteryoso ang sakit na diagnose ang binata na may psoriasis. Pinangangambahan ngayon ng mga lokal na otoridad ang masamang epekto sa turismo ng kumalat na balita. Tulad na lang sa Alamino City kung saan dinarayo ang pamosong 100 Islands National Park. Ayon sa City Tourism Office, sunod-sunod na nagkansela ng booking sa mga hotel at tour ang mga local at foreign tourists buhat nang lumabas ang balita tungkol sa sakit. Kaya nagpatawag ng emergency meeting ang alkalde ng lungsod, lalo na ngayong papalapit ang tag-init at nakatakdang ipagdiwang ang 100 Islands Festival. Actually, marami rin po nagpanik dito, lalo-lalo na ang Alaminos ay tourism city. At marami nang tumatawag na sa amin ng mga hotel owners kasi may kami daw nagba-back out na, nagpapakansel ng reservation this coming March and all throughout the summer. Dahil na natatakot daw sila at narinig daw din sa television itong mga skin disease na ito na mag-aapekto sa Pangasinan. Para maibsan ang pahamba ng mga turista, muling nagpaalala ang mga otoridad na walang dapat ikabahala. Nagkasana rin ang information drive ang lokal na pamahalaan. Nakakainis na na-blow up yon without investigating the story, na without coordinating with the local government officials, for example, yung aming provincial health office. Mike Sabado, Nagbabalita, Pilipinas.